Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa Tele-Turuan. Sa gabing ito ay tatampok natin ang ikatlong module sa asignaturang Filipino para sa Season 6. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Zarina Junio ng Lazaro Francisco Elementary School na tatalakay sa aralin tungkol sa pang-angkop. Halina, manood, makinig, at matuto sa ating Tele-Turuan. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matutunghayan sa gabi ito. Ako po si Sarina Ay Junio, Teacher 1 Lazaro Francisco Elementary School, na maghahatid sa inyo ng panibagong edisyon ng Tele-Turuan Season 6, Module 3 sa Filipino 5. Sa nakaraang edisyon ng Tele-Turuan ay pinalakay ni Binibining Maria Aileen Bernabe Plaza ang Institute at ang kahalagahan nito sa pag-usap o sa kataga. Ano-ano ang halimbawa ng mga ito? Ito ang daw, brown, muna, po at iba pa. Ngayon naman sa gabing ito ay ating tatalakay ang mga sumusunod. Una, makilala ang iba't ibang anyo ng pang-angkop na ginagamit sa pag-usap. Pangalawa, maipaliwanag ang kahalagahan ng pang-angkop sa pangungusap. At pangatlo, magamit sa pangungusap ang iba't ibang anyo ng pang-angkop. Simulan natin ang ating aralin sa isang kwento na pinamagatang Alamat ng Daliri. Sino kaya sa inyo ang katulad ng ugaling ng lalaki? Noong unang panahon, magkakasama ang mga daliri ng tao. Dahil sa isang pinaasang pagtatalo ay nagkaroon ng aberya ang grupo. Ganito ang nangyari noon. Masakit na masakit ang tiyan ni Liliit. Nagmamakaawa itong lumapit kay Palasinsinan. Parang awang na. Gutom na ako. Maaari ba makahingi ng pagkain sa iyo? Ano? Manghihingi ka ng pagkain? Hepong at walang-wala rin ako. Paano kita mapagbibigyan sa hinihiling mo? Wika ni Palasinsinan. May awa ang Panginoon, sabi naman ni Gitnang Daliri. Bibiyayaan tayo ng pagkain na ipantatawid gutom natin. Ang mababait ay pinagpapala. Huwag niyo nang hintayin mamatay tayo sa gutom. E di ngayon pa lang, magnakaw na tayo. Sigaw ni Hinlalaki. Ano ito amang magnakaw? Galit na tanong ni Palasinsingan. Masama yun, protesta ni Hituduro. Hindi bali ng magutom, huwag lang gumawa na makakasakit sa kapwa. Isang kriming panlipunan at kasilaan ng ating angka ng pagnanakaw, sabi naman ni Gitnang Daliri. Ano pang angka ng lipunan ang pinagsasabi ninyo? Mamatay tayo sa gutom kung hindi tayo magnanakaw. Gumawa na lang tayo ng kabutihan kapag busog na ang ating tiyan. Hindi ko kaya mabuhay sa isang magulong buhay, kiit ni Liliit. Di bali na maranasan ang mahirap na buhay kaysa gumawa ng masama, wika naman ni Hituduro. Masarap mabuhay ng masaya at may malinis na puso, dugtong naman ni Gitnang Daliri. Ano ba yung pinagsasabi ninyo? Galit na wika ni Hinlalaki. Simpleng pagnanakaw lang pinahahaba ninyo. Ang totoo, duwag kayo. Kung gusto mong magnakaw, ikaw na lang. Huwag mo nga kami idamay. Sabay-sabay na sabot ng apat na daliri. Magmula noon, nagsama-sama na si Hituduro, si Gitnang Daliri, si Palasinsingan, at si Hinlikit. Napahiwalay sa kanila si Hinlalaki sapagkat hindi nila matanggap ang masama nitong asal. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ngayon, talakayin natin at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang naging dahilan ng pagtatalo ng magkakapatid? Tama! Ang naging dahilan ng pagtatalo nila ay ang pagkakaiba-iba ng kanilang prinsipyo sa buhay hinggil sa problemang kanilang kinahaharap, ang kawalan ng makain. Pangalawa, sino ang ayaw mamatay sa gutom? Magaling!
sa magkakapatid ang ayaw mamatay sa gutom ay sining lalaki. Kaya naman, naiba ang kanyang prinsipyo sa buhay. Pangatlo, tapos mahalaga ang mamuhay ng marangal. Magaling na naman! Tama ang isagot. Ang mamuhay ng marangal ay may katumbas na pagpapahalaga sa kabutihan. Pang-apat, paano kaya naman makakailwas sa paggawa ng masama? Tama! Kung ikaw ay may pagpahalaga sa kabutihan na itunuro sa iyo ng iyong pamilya. Ngayon, balikan natin ang mga sumusunod na salita sa kwento. Una, krimen panlipunan. Pangalawa, magulong buhay. Pangatlo, mahirap na buhay. Pang-apat, malinis na puso. At pang-lima, inaasahang pangyayari. Ano ang napansin nyo sa mga salita? Tama! Ang mga salita ay dalawa na pinag-ugnay. Ano-ano ang mga salita na ginamit upang mapag-ugnay ang mga pananalita? Magaling! Mayroong na, ga, at nang sa pagitan ng bawat salita. Alam ba ninyo kung ano ang tawag sa mga salitang ito? Tumpak! Tama ang sagot. Ito ay pangangko. Ano nga ba ang pangangko? Alam niyo ba kung ano ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Alam niyo ba na ang pangko ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa panuring at salitang binibigyan turing at upang mapadulas ang pagbigkas ng mga salita? Alam niyo ba na may iba't ibang anyo ang pangangko? Sige nga, isa-isa ninyo. Aba, mahuhusay lahat ng sinasabi ninyo. Lahat ay tama. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang talakayan at pag-usapan ang anyo ng pangangko, bigyan muna natin ng daan ang mga paalala. Magbabalik